lokal yun. Pagkakasaw namin yung isang isang set ng gate. Makikita nyo kung nasa ligod. Nakita nyo naman kami sa mga video natin na habang kinakabit siya. So, konting review lang tayo bago tayo punta doon sa kabilang portion ng kinakabitan natin ng game. Reviewin lang muna natin ng konti yung mga materials na ginamit namin dito sa game natin. So, kung mapapansin nyo, medyo malalaki yung mga ginamit namin na materials except dun sa framing niya. Kasi ang framing niya na ginamit namin 2x3 by 1.5 tubular. Pero originally, ang dapat na framing niya ay yung square na shafting. Nakakita na po kayo ng shafting. At kung alam niyo po yung shafting, meron kasing shafting na kwadrado na square po siya. Tulad ng ginagamit natin sa feed block na pinaglalagyan ng feed block. Yung ginagamit po natin yung shafting na shafting. Solid po yung na bilog. So, may shafting na kwadrado kasi. Yun dapat ang original na framing nito. So, ginawa namin 2x3 dahil medyo malo yung shafting na materials. Yung isang pyesa nun, mapapamalang lang. Dahil, ang balak pala gawin dito sa lugar na to. Dahil, kung nakita nyo at naumpisaan nyo itong video na to eh. Ang gagawin pala dito, parang resto bar. So, yung bahay na pinakita ko sa inyo ng luma na, hindi may kalumaan, luma na talaga din. Dahil panahon pa doon ng Kastila, yung bahay na to, dahil ang yung pinaka ninuno ng mayari nito, itong lupa ay Kastila, purong Kastila. So, lipas ng panahon, syempre, yung mga kapwa po ang nakapangasawa na rin ng Pilipino. So, anyway, bako tayo dito sa topic talaga natin. So, ito nga, yung frame nito, 2x3 by 1.5 na tubular. Tapos, kung makikita nyo ito, yung mga square bar, dapat yan, gagamitin dapat namin yung 5/8 kaso. Eh, gusto nung owner malalaki, kaya yung 5/8 kasi na standard sa ngayon, hindi katulad ng 5/8 noong araw, masyado maliit, halos 12mm lang na standard na nung lumalabas. Kaya ang ginawa ko para matuwa naman si owner at yung contractor ko, ginamita ko na lang ng 3-foot na square bar. Pero kung susukatin natin ay wala out sa 3-foot to. Dahil ang 1/2 na square bar nasa 12mm, so ang 5/8 dapat 16mm. Ang 3-foot dapat 18mm. Ay, tama ba? Ay, hindi. Ang 3-foot dapat nasa 20mm. So ito, kung susukatin nun natin ay nasa 14mm lang nun siya. Dapat lumalabas lang ito na dapat standard na 5/8 lang. Kaya yun ang ginawa ko. So yung design naman dyan sa ibabaw, kung makikita nyo, yung sa ibabaw natin yan, makikita nyo na. Sa ibabaw natin, ginamit ako ng 1/4x2 na tubular para at least sakto-sakto siya dun sa framing natin na 2x3. Tapos yung mga design nito, yung mga bulaklak at yung flat bar, yung diamond, eh, 1/4x1 na flat bar. Kung mapapansin nyo, hindi rin siya standard na 1/4 at medyo may kanipisan. So, yun naman po. Yung mga design nito, puro 1/4x1 na flat bar ang ginamit po natin. Tapos yun, yung foot bolt, barren bolt, yan. Yung mga ganyan, foot bolt, barren bolt, nagahanap na lang ako sa junk shop yan kaysa bumili ko ng isang pyesa. Although hindi naman napapanis ang bakal kahit na may stock. Siyempre, mas makakatipid pa rin mo kasi tayo kung konti lang naman yung kakailanganin natin. Pupunta na lang ako sa junk shop, doon ako naghahanap ng mga scrap na pwede nating magamit.
Tapos yun, yung dahil may kabigatan nitong data to, ang ginawa ko, nilakihan ko yung pillow block. Usually ang ginagamit ko talaga sa gate na sukat ng pillow block ay 1 1/4 lang. Pero ito ngayon, ginamitan nun namin ng 1 1/2 na pillow block. So yung shopping niya 1 1/2 din. Ayan. Mapapansin niyo sa baba niya yung pinaka base nung pillow block ay may flat bar ho yan para in case na mag close open siya eh, hindi basta-basta magpunit yung frame natin. Pero yung iba ang ginagawa eh, tinatagusan ng pillow block yan, nakatagos dun sa tube lock, tapos nakapasok sa loob. Mas matibay din no yung ganun. Pero pwede na rin no yung, basta may base, importante may base no yung shafting natin, hindi nakarekta dun sa framing natin na tube lock. So yun lang po mga kabakal, at kung gusto nyo makita yung pinagayaan namin ng design, tara samahan nyo ako, pakikita ko sa inyo yung design na ginaya namin. A few moments later. Ayun mga kabakal, dito tayo sa gilid ng bahay. Dun sa taas, sana tayo sa kabilang side, kaso nakabukas yung bintana eh. Nakakatakot, baka may bilang sumilip. So yan yung pinagayaan namin ng design. Yan. Kita nyo, ayan. Yan ho namin ginaya yung design. So nakita ninyo naman doon sa mga unang video kung paano namin ginawa yung mga design na yan. Lalo na itong, eto, toto. Itong square bar na to na binaluktot. Nakita nyo na kung paano namin binaluktot yan. Inipit-ipit lang namin sa gato. Pero importante, kailangan meron kayong susundan na pattern o sukat. Yun lamang po mga kabakal. Balik, punta na ho tayo dun sa kabilang side ng pagkakabit natin ng isang set ng gate. So, kaya na lang po mga kabakal, update po kayo. Yun mga kabakal, hinihintay ko na lang matapos yung pagkakabit nitong isang gate. So medyo maingay dahil may nagja-jackhammer din sa malapit sa amin. Yung poste na itinumba kanina ay ginajackhammer, dumudurog. So yun nga mga kabakal, tapos na yung kabilang side. Itong kabilang side pa, halos patapos na rin, hinihintay ko na lang din matapos. Kaya andito ako sa may duyan, pahinga-pahinga na muna habang hinihintay ko yung mga tao ko na matapos. So yun mga kabakal, hanggang sa susunod ko na video na ating pagsasamahan, dun sa mga kabakal po natin na hindi pa nalilike yung ating tawag dito, yung ating Facebook page na sa mga magpapakal ng Facebook page natin na Chaba Steel Fabricator 5.0, at ang Facebook group na sa mga magpapakal ng Pilipinas, mag-like na lang po kayo at mag-follow sa ating FB page at FB group. So yun mga kabakal, hanggang sa muli, gaya ng sabi ko kanina, sa mga susunod pa pong video na ating gagawin, sama-sama po ulit tayo. Naway may mga bago pang project na dumating sa atin para meron pa tayong pag-uusapan at pagsasaluhan. Sa lahat ng ating loyal viewer, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating video. Hanggang sa muli po mga kabakal, God bless and stay safe.